Hallelujah. Kaya nga ito ang tinatawag na new birth. Ang new birth ay ipinanganak ka sa puso ng Diyos. Sabi dito, the new birth comes through the redemption of Jesus Christ whose blood was shed for this purpose, new birth. 1 Peter 1 verse 17 to 23. Kaya nga, hindi dapat tayong mag-inggitan sa bawat isa na kung nakakaangat ang kapwa mo, kaya inggitan mo o siya ang bubugbugin mo ng paghingi, paghingi, paghingi. Hindi ganoon. Ang mga tulong ay hindi nanggagaling sa kapwa natin kundi sa Diyos. Ginagamit lang ng Diyos ang kapwa natin para tulungan ka, pero unahin mo ang Diyos. Kung hindi mo kilala ang Diyos, dapat ngayon na, kapatid, kilalanin mo ang Diyos. Kung wala sa puso mo, wala sa iyo ang Diyos, ngayon na, tanggapin mo ang Panginoong Jesus. At ang Diyos ay isa sa iyo sa umagitan ng Panginoong Jesucristo, ng Spirit, ng Holy Spirit. Kaya nga, hindi tayo dapat magtiwala na ang makatutulong sa atin ay tao. Ang tao ay gagamitin lang ng Diyos, pero ang unahin mo, tandaan mo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami tayong pangangailangan, pero hindi ito dapat na mag-inggitan tayo sa bawat isa, kinainggitan mo ang kapwa mo dahil ang status niya ay ganito, ang kondisyon niya ay ganito, hindi dapat kainggitan. Dapat tayo ay matuto. Dapat tayo ay maipanganak na muli. Dapat tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Malinaw na malinaw ang katotohanan. Kaya dapat lumagay tayo sa totoo, sa katotohanan, para ang buhay natin dito sa lupa ay masaya, masagana, mahaba, at in the end, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang talagang plano ng Diyos para sa atin lahat. Subalit, maraming tao nalilin lang ng diablo sa kaunting kasaganaan, sa kislap ng ginto at mga alahas, sa tagaktak ng mga pera, mga limpak-limpak na salapi, ang tao ay naisasamla nila ang kaluluwa nila sa pansamantalang kaligayahan. Hindi dapat. Kaya nga tandaan natin, ang ating topic ay ang panalangin. Ito ang number one sa tao. Kumibo ka, buksan mo ang bibig mo. Manalangin ka sa totoong Diyos. Alamin mo ang totoong Diyos na pananalingan mo. Ito ay sa umagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Basahin mo, matin ka ng mga Bible study. Yung Bible study na talagang Biblia, purong Biblia, Old Testament and New Testament ang pinag-aaralan. Hindi yung Biblia ng isang church na isinulat nila, ni-revise, dinagdagan ng mga pasugo-sugo, kung ano-anong pasugo ang dinadagdag nila, na ang tao ay nalilin lang. Ang katotohanan lang ay ang Biblia. Maraming tao nagtuturo na sa ngayon, nagising na sa katotohanan, mga nag-aral. Umatend ka ng pag-aaral ng salita ng Diyos at ang buhay mo ay magiging pinagpala. Amen? Hallelujah!